Araw ng linggo mga kailog at ito yung araw ng aming uwian galing sa trabaho. Simulan natin ang kwentuhan sa bayan ng San Juan. Ito kasi ang ruta namin pauwi sa bayang Sinilangan, ang Sariaya, Quezon. Bibili kasi kami ng mga pang-ulam na ihahanda namin sa aming hapagkainan. Kahit walang natira sa saod, ito ay aming gagawa ng paraan para lang may mauwi sa aming mga tahanan. Sariwang karne, gulay at isda pati nahalaan dito niyo matatagpuan. Kaya kung kayo dito rin mamimili, inyong aagahan at baka hindi na sariwa ang inyong mga maabutan. Isa rin ito sa mga bayan na ang mga tindera ay nagagandahan. Baka dito nyo na rin matagpuan ang inyong dawan. Basagin muna natin ang nakakabinging katahimikan at ating sabay-sabay pakinggan ang mga sigawan sa loob ng palengke ng bayan ng San Juan. Ayan mga kailog, dahil medyo nakakatikim naman tayo palagi ng mga seafoods o halaan na bumili ako ng kalahating kilo lang na karne na talagang matagal na rin hindi nakakatikim. Dadamihan na lang sa bawat ng hindi mabitin. Eh kahit ano namang bilihin eh, ano gang mamahal na? Mapakarni, mapagulay, mapaisda eh talaga ng mga presyo hindi na rin na-afford eh. Mapapasana ulka na lang na sana lahat ay nagmamahal. Sabay lalaho ka na lang ng ilang perasong gulay at para naman ayos naman, discarte-discarte lang yan. Sabay dadamihan na lang ang sabaw, ay di kay lusot na tanghalian ay dala pa ang hapunan. Nakakapaibig naman mamili eh, anong gaganda dito na paninda? Mga sariwan-sariwa eh, oh. Ang tahong na yan, yan, yung mga hipon na yan, mayroon pang lukan, yan. Naalala ko tuloy yung ating mga magulang dati nung panahong una, ano, talaga namang sigurado akong naranasan nyo rin yun. At talaga namang pagkakagaling sa bayan eh, ano eh, ang daladali tulingan. May mga inaraw-araw na talong bago sibu-sibuyas na Tagalog. Yun eh, mga naalala ko dati sa aking mga nanay. Ayan mga kailog, hindi napatambay muna kami din sa Angel's Burger din sa Mesa naman nga. At nagpapaluto yung at gutom na daw ang mga kasama. Ay di ako napadaan din ngayon sa may tindahan ng tinapay. Nakabumili ako ng isang sliced bread at ng maisaw-saw man lang sa kape pag dumating sa bahay. Naalala ko naman eh, nagchat nga pala yung aking anak na bumili daw ako ng Dunkin' Donut. Ayun mga kailog, eh wala naman akong maibili at wala kang natira sa sahod. Eh di ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng tinapay. Nakakapaiyak naman eh, kaya naman din yung mga sitwasyon na gayon. Yung gustong-gusto mong maibigay yung mga gusto ng iyong mga anak ay hindi mo maibigay ito, gawa nang wala ka naman yung maibili. Pag naman ipinaliwanag mo, sasabihin mo na sarado yung tindahan, hindi naman maniniwala, yung gang mga bata nga. Kaya nga minsan ay napipilitan na lang tayong hindi magsabi ng totoo eh. Eh wari ko naman yung madami din yung mga magulang na nanonood ngayon at makakarelate dun sa aking mga sinabi, ano. Mag-comment nga kayo kung kayo nakarelate. Ayan mga kailog, dahil nga nakabot ka na naman sa bandang huli ng video na ito, may hihilingin sana ako na baka naman pwede ka mag-iwan ng isang comment at saka isang share. At gawa ng bigyan naman ako, tuwan-tuwa naman pagbabasa ng inyong mga comment. Talaga ako napapatawa din nga at saka napapaiyak din minsan eh. Ayan naman. Salamat ha sa mga nagko-comment palagi at nagsishare. Ari nga pala, maulit ko lang. Ari nga palang daan, ari, ay sana ibablog ko na ito yung dinadaanan namin nga patawid ng hindi nasira nga ang tulay ng bantilan. Itong daang ito ay ano, itong dinadaanan namin pag nauwi. Yung kiniluan namin ng kanan na yan, tatago siya ng ano, ecotourism doon sa may Calabarzon pa rin. Eh di sana nga ibablog ko nga. Ay kaso nga lang, ay baka hindi nyo naman magustuhan ng daan at gawa ng pagkakaputik din. Eh di hindi ko na nga lang ano, binidyohan ng diretsyo. Pero aray daan nga aray, lusot din yung ano, lusot din yung four wheels. Kaso nga yung dati namin dinadaanan ay sinaraduhan uli. Pero pagka binuksan yun ay ano, bibidyohan ko ito ng buo at para makita nyo yung daan. Para pagka kayo papunta ng San Juan ay pwede din yung four wheels. Hanggang dito na lang ulit. Have a nice day and God bless you all.